Pinatrasto ka dito, sabi ni sabi ni ano ni Mr. Mainit. Sino ba si Map Soberano? Aba? Sino ba si Map Soberano? Si Map Soberano, yung magtuturo sa iyo kung saan gagamitin yung apat na letra na lang. Oh. Mark my words, par. Mark my words. Bro, na-replyan mo na ba? Kasi nakita ko yung last video ni Mr. Mainit. Sinasabi niya, hindi ka raw, walang nakakakilala sa'yo na Angkas Rider. Napanood mo ba yung video na yun? Oo, yung sabi ko, sinagot ko yun eh. In the first place, wala naman ako sinabing kilala ako sa lahat ng Angkas Rider. Wala akong pinagmamalaking ganun eh. Siya nga eh. Dapat tinanong niya kung kilala siya. Hmm. Diba? Ano yung Angkas Rider? Yung isa, medyo nagsalita ng BOTY kasi pinaalala niya. Pero again, walang pakialam sa kanya yung isa. Walang, yung Manong, walang pakialam sa kanya yun kasi walang ibang gagawin niya kundi buhayin yung pamilya. Biro mo 2017, pader na yan sa Angkas. Anong pakialam niya sa atin? Totoo. Pansin mo, puro oo lang ang oo. Kasi wala siyang pakialam sa'yo eh. Parang may nabanggit ka rin na delikado yata yung ginagawa ni Mr. Mainit nung time na yun. Kasi pagka nag-download kayo ng apps ng Angkas, standard yan, naka-face mask dapat. Hindi siya nag-face mask. So pag nakita ng Angkas yung biker at in-upload nga niya na wala siyang face mask, pwedeng ma-warningan or ma-suspend. Oh. Standard yan eh. Standard yan, naka-face. Pinipill upan niyang coach sa apps kung ilan lang yung timbang mo dapat kasi may capacity lang, hindi pwedeng 250 pataas yung ano eh, pasahero eh. Standard. Yung mga kasuotan, bawal lasing, bawal buntis. Dapat naka-face mask. So, dun pa lang sa app, alam mo na dapat yung responsibilidad mo as pasahero. So, in-upload niya, hindi siya naka-face mask, pwede pa mapahamak yung kapwa Angkas biker ko doon na hindi alam ng tao kung ano yung pinagsasabi niya, honestly. Wala namang pakailan yun eh. So, parang pinahamak ni Mr. Mainit itong driver ng Angkas? Sana hindi mawarningan. Sana hindi mawarningan. Kasi, siyempre, nagtatrabaho yung tao. Walang alam yun sa atin. Wala akong sinabing sikat ako sa lahat ng Angkas. Ikaw lang yung nag-i-insist na sikat ka sa lahat ng dancer. Okay. Wala akong in-insist na ganun eh. Sinagot po yan, coach eh. Sinagot po yan. Oo nga eh. Nakita ko nga yung video mo na yun eh. Yung respeto na lang dapat nila sa tao din. Diba? Pero, sa tingin mo ba, Map Soberano, bakit sobra ka minamalit nitong si Mr. Mainit? Hindi ko alam, coach eh. Hindi ko alam kung ano pinag-uumutan niya eh. Siguro dahil na-takedown ko siya na pag ganun-ganun lang nawala sa plano, nasira ko yung hype niya. Kumbaga, binaon ko na sa lupa yung hype niya eh. Kaya siguro may tanim sa akin niya ngayon. Diba? Siguro. Ikaw ba naman gayahe mo sa USC yung ginawa mo sa kabila? Tama. Oo. Walang kasi bago eh. Ang bago doon, yung ginawa ko sa'yo. Kasi hindi naman ako nakita sa training na nagtitakedown ako eh. Tama. Diba? Puro striking kami noon. Huli na lang naglabas si Barry, kulit na meron kami role. Oh, yun yung sinasabi ko, coach, na tahimik ako, nagpapatawa ako, pero may kaya kong gawing hype. May pwede ko ipakita, extraordinary, pag andyan na talaga sa live. Yun eh. Yun nga eh, kasi okay, got my turn kasi ito nga, minamaliit ni ano, ni Mr. Mainit, itong si Map Soberano. Wala daw siyang hype. Ikaw ba'y naniniwala na walang hype itong si Map Soberano? Sa akin, hindi ako naniniwala. Kasi lahat ng tayo, mga tropa, lahat tayo may hype. May mga nakatagong hype tayo pa lang. Hindi niya pwedeng sabihin pa lang yung sikat, sa ganyan. Hindi pwede. Lahat tayo may hype. May Map Soberano. Malakas ang hype niyan, kaya tama naman niya yung diba, nagiging sikat lalo, diba? Dami pang diba? Sponsor. Dami pang sponsor. Daming sponsor. Ang daming pagpapala. Kasi pag sino yung minamaliit ng tao, dati ako din ganyan minamaliit. Eh, ngayon, yung sponsor ko dumami, binigyan ako ng mga gym. Diba? Kasi pag mamaliitin mo ang tao dati, sinasabi wala yan, ganito yan. Dapat hindi ganun, diba? Diba? Totoo yan. Sumagot, Map Soberano. Marami kang maririnig sa industriya ng MMA, puro mga manlalait yan. Lahat ng mga naging puro manlalait. At yata, huwag ka nang mag-aano yan, puro lait talaga, abutin mo dyan. Kaya dapat hype ka lang ng hype. Pag upansinin nyo mga yan, basta gulang. Gulang Map Soberano, sumagot si Mr. Mainit. Ang sabi ni Mr. Mainit, luma na pag takedown. Ilang beses nang ginawa ni Kiko Matos yun. Okay.
Luma kung si Kiko Matos pa rin ang gagawa. Mas luma ka kasi nga ginawa na yan sa kabila, ginawa mo pa rito. Ikaw nga original pero ginaya mo pa rin sarili mo. Hindi ako kilala na titakedown. Ni hindi ako kilala, super underdog ako sa Alimpusa ako that time. Na-takedown kita par. Okay, know? Na-takedown mo ito na wala kang kapwa. Ringless, walang saya. Ang ancho dalawang paa. Oo! Mukhang ano eh, Map Severano mukhang... Ano eh, keyboard warrior ata si Mr. Mainit eh, no? Puro chat, puro type lang eh, no? Ayaw umakyat. Siya ba talaga yan? Baka ano yan? Diba, siya yan, bro. Siya ba talaga? Siya yan. Magkabirano. Kachat ko rin, kachat ko. Na-take down mo talaga, sa? Ito, ang sakit mo, man. Tinake down. Ang sabi naman, ito ang sabi, ha? Di ba tinake down mo siya, no? Si Mr. Mainit. Ang sabi ni Mr. Mainit, bro, nadulas lang ako. Kaya tumumba ako. Kaya sinasabi ni Map Soberano na magaan ako kasi nadulas ako nun. Yun ang sabi, bro. Oy, i-replay mo. Actually, kung sasabihin mo wala akong hype, 1.6 million. Ako lang naka-million views ng Preston views. Wala pang hype yun? Oh, grabe, oh. Grabe naman yung hype na yan, no? Tsaka nung pagbagsak ko sa kanya, pag-takedown ko sa kanya, idol, maano niya na ako, eh. Mahawakan niya na ako sa liig, eh. Wala siyang galaw, naibabawang ko pa rin. So nag-seatbelt ako sa ilalim niya, nandito yung kamay niya. Yung siko ko nasa leg niya. Hindi siya gumagalaw, tatat na siya, wala siyang ibang ginagawa. Kaya sabi ko parang... Nataranta si Mr. Mainit? Natataranta, talaga wala siyang ginawa. Kasi kung talagang marunong yan, pipiglas yan. Ba't di pumiglas? Parang ang tagal niyo nga sa ilalim nun. Oo, ba't hindi siya gumawa ng paraan para makapiglas? Kung talagang may knowledge siya about sa jiu-jitsu, sa mga ganun. Ba't di siya nakaibabaw? Diba? Oo. Kung talaga may alam siya sa depensa sa ganun. Tama. Kaya nagtatanim ng sama ng lobby kasi nga nasira yung hype niya. Yun yung sabi niya nun eh. Hindi tuloy nangyari yung dapat mangyari. Ano? Gagawin mo akong palaman? Gagawin mo akong tolonggis? Gagawin mo akong palaman? Nasasama mo ako sa filing mo na ano ba ito tao? No. Pinahintan mo eh. Sakit mo eh. Okay. So ito sabi ni Mr. Mainit. Boring mga sagutan. Di ako kaya pag umakit ako dyan. Hayaan mo na patunayan sarili niya. Hahaha, gilang. Oh, ayan na. Hindi mo daw kaya, bro. Hindi mo daw siya kaya, kaya hindi na siya akyat. Bago mo ako sabihin na hindi ko kaya. Bago mo ako sabihin na hindi ko kaya. Ayusin mo muna yung coordination mo, dancer ka, diba? Yung sparring, parang yan na yung sayaw. Yung ensayo sa sayaw na countings, yan yung mga fundamentals and basic. Sumasayaw ka agad sa tugtog nang hindi ka pasari sa step. Yeah, right. Nice, okay? Nice. So hindi mo pwedeng ipagmalaki sa akin yung sparring mo kay Champ Mamot. Oo, si Champ Mamot ang ano mo, malaking tulong, ikaw magbe-benefit. Pero again, pagdating sa cage, tayong dalawa magtatapat. Rugby po yun din ang ka-sparring ko kung saan itiwala ako sa mga taong yun. Pagdating nasin sa cage, tayong dalawa lang magtatapat. Doon mo ipakita. Kung talagang maangas ka, kung talagang matapang ka. Ayan na, oh. Puta, yan na, Ben. Ayan na, oh. Puta, no mercy. Puta, yun na, mercy. Dinamoy pa ako sa sundo. Para wala akong sundon. Para take down lang, ibig sabihin. Tinake down lang. Puta, ang laki ka noon. Ang laki kahihiyan mo, pare. Tinake down ka lang. Tiyo, kumawala. Saan yan naman? Tsaka, take note, mga para. Take note, idol. Itatry ko to yung round one talaga. Real talk. Wow! No way. Oh. Magkaiba tayo ng training camp. Kung ikaw nagpo-core the views ka, kung may expose ka, ikaw yan, kami hindi. Hindi ka makakakuha ng buta sa akin. Makinsayo kang maigi. Yan lang. Wala makikita na sparring talaga, bro. Hanggang sa maglaban kayo. Yes, wala. After fight, doon ako magpapakita ng mga sparring. Manalo matalo ako. Oh, sabi niya, oh, kita niyo, mga takot, sabi niya.
Hindi na ako yung sparring mo. Nataranta ka nga eh. Para kasi rog mo yan, may pikit-pikit ka din. Walang, walang ano. Walang kilabot par, walang dating sa akin. Yung respeto ko talaga na kay Champ Mamo at kay Coach Badog, sobrang tiyaga nila para sa'yo. Pero again, kailangan pa na kita respeto sa kids. Pero patunayan mo dun. Sinasabi ko na ngayon, itatry kitang i-round 1. 4 setups, 1 game plan. 4 setups? Wow! Wow! Napaka. Ano pa lang kung medyo gusto ko makuha yung... Wait lang, sabi ni Map Soberano, mag-popcorn ka na lang sa kakapanood mo sa akin. Ooh. So, ibig sabihin ba, Map Soberano, ikaw ang naka-spy dito kay Mr. Mainit sa mga vlog niya? Eh, paano mong hindi makikita? Eh, kalat na kalat yung pinagagawa niya. Umiiyak pa. Ginulat ano lang ni Jack Mamot, umiiyak na eh. Ano pa lang opinion mo dun, bro? Gusto ko rin makuha yung opinion ni Gatmaitan kung nakapanood niya yun na dun sa na bad trip, na inis itong si Mr. Mainit sa ginawa sa kanya ni Mamot sa sparring. Ano opinion mo dito? Taglit ka lang ano yun eh, parang nagputol si Mamot tapos ginamit niya yung cage. Ginamit niya yung ring, tabay nag-double hover piece, bam, bam, tapos upper yata. Nakita ko yun eh, ginamit niya yung cage. Yun lang yung napansin ko. Ang dami yung suntok, pero yung iba talagang parang slow dito mama. Yung ba yun? Yung ano, yung kasi nag-sparring itong si Map Soberano at si Mr. Mainit. At saka si Mamot. Anong opinion mo dito, Map Soberano, dun sa nagalit nga itong si Mr. Mainit kay Mamot? Anong opinion mo dito, bro? Map. Wala, iyakin. Iyakin. So dapat hindi siya nag-react ng ganun? Oo, kasi ako nga, ilang beses ginawa sa akin ni Bullet yun eh. Yung ganun, nakita mo, diba mas puro pa sa ako tama, eh. Oo, tama. Nag-react pa ako. Nagbibigay ng oras sa iyo yung trainers mo, professionally, dapat pakita mo talaga yung gigil. Sa totoo lang, kung gaganon ako ni Coach Mamot, yung gigigilin ako sa sparring, gigigilan ko na rin eh. Kasi isipin ko, hindi naman ako papatayin na ito eh. Diba? Lalaban ako na, sabayan ako sa bayan, diba? Isa naghihintay lang eh. Ang gusto niya ata content kasi sabi niya, ano yan, agaw isena. So gagawa lang siya ng content, napapabor na naman sa kanya, katulad ng nakarana bumi-bumirang niya, na si Champ Mamot yung palaman. Hindi kasi pang ano to par. Yung 3v3 nga, kung ginawa niyo yun, hindi talaga kayo ensayado. This time, one-on-one tayo. Walang requirement sa URCC na magpakita tayo na sparring, kaya karapatan kong hindi magpakita. Okay? Totoong laban to par. Totoong beef to. Ang dami ng patong sa ulo mo. Totoo lang. Hindi laro yan. So, sobrang pagmamaliit mo sa akin, tingnan natin kung sino tatawagin yan, lang. Throw fight yan. So mukhang marami na ang pumupusta talaga sa'yo, Map Soberano, para talunin mo talaga itong si Mr. Mainit, no? Sa pustahan, hindi na ako makikialam kasi busy na ako sa isayo eh. Kasi nung nakaraan, hinamon ko siya eh, hindi naman siya sumagot doon. O sige, lahat ka ako ng naniniwalang dancer ang mananalo dito at maganda katawan. Sige, pumusta kayo, kayo yung bakod namin. Doon tayo sa EDSA. O, mag-PM kayo sa akin. Pakita nyo yung pera nyo, screenshot, kung legit. Kasi dito sa amin, kay Boss Baby Boy pa lang, shoot lahat yung pera nyo. Legit yan. Puta, million yan. Legit yan. Wala namang kumasa. Walang kumasa. May mga nagko-comment na 50K. Wala namang pinapakita. Hindi naman nag-PPM sa akin. So, ibig sabihin, puro bata, puro isip bata yung nag-aano sa kanya na dancer yan. Mas maliksi yan. Mas maliksi. Tigas nga ng balikat sumuntok. Asa ngayon yung sinasabi niyong fluent? Asa ngayon yung sinasabi niyong maganda yung ano na katawan dahil dancer siya? Nagbababa ako ngayon ng fat percentage. Pag nahabol ko ba yung katawan niya, ako naman nanalo. Hindi. Hindi yan ang basihan. Tama. Hindi yan ang basihan. Oo. Gatmaitan, ito nga kasi yung mga sinasabi ng ibang tao. Anong komento mo dito? Kasi nga, mas parang ang sinasabi ng ibang mga tao, mas lamang daw itong si Mr. Mainit kasi mas batak yung katawan, mas mababa yung body fat, mas may muscle. Ikaw ba'y naniniwala doon? Sa akin kasi, kita mo naman, di ba? Ako rin yung katawan ko, talagang solid din talaga ngayon. Kaso, nagpapalambot talaga ako ng katawan para yung flexibility talaga. Magamit mo yung magandang performance sa cage. Yeah. Hindi sa magaganda katawan yan. Ang ano mo dyan, siyempre, yung hangin mo, yung endurance, saka paano ka mag-lead ng strike. Yan, take down defense. Yan. Mas importante yung
Ito na naman tayo, naka-live tayo yung yung clinch. Yan, tapos bitaw-bitaw ka lang. Ano, baka mamaya kasi, yung sinabi ko sa'yo dito, yun yung magamit sa'yo. Okay? Kaya dapat di tayo mag-usap. Okay na yun. So wala talaga sa katawan yan? Nasa technique na gagamitin mo sa katawan? Wala, wala sa katawan. Wala, wala. Itamo di ba sila mamut, si Taloy Baduria? Ang lalaking tao, di ba? Bakit amo yung mga galaw? Wala naman, may takedown defense, may ano, may power. Yan, nasa training talaga. Totoo yan, totoo yan. Ito nga si Imap Soberani. Ito naman yan kasi, dire-diretso. Mga boss eh, mga sir. Siya, baka mamaya kasi magamit na yung dance move niya doon sa page. Mapatos sa kanya na sayaw yun. Mas damang siya. Minsan pumapatok kasi yun. Maiisip na nga rin siguro dance move yun. Hindi niya alam kung mag-google siya ngayon. Hindi ba't lamang ka talaga doon? O, di ba? Kaya, ibahin niya yun. Ibahin niya yung dance move sa laban. Saka mas mabura ko sa'yo kasi ikaw talaga, totally. Yan talaga ang karir na pinasok ng isang fighter talaga, o Soberano. Talagang naging sayo ka ng maayos. Siya kasi dalawa, sayaw, tapos boxing. Nakamamaya, hindi pwede mag-ano yun, magkaiba yun. Di ba? Jadi sana lahat ng dancer, boxer ngayon. Magkaiba yun. Saka lambot diba? Ng dancer. Pag sinipa mo, ikot. Oh, di ba? So mayroon itong i-base eh. Ikot kaya... yan. Malakas ang upper body niyan. Pero yung lower body niyan, kaya mong paikutin ng isang sipa yan. Napaka-unpredictable ng mangyayari dito. At yeah. Yun nga eh. So far kasi talagang ang daming support, bumubuhos yung suporta sa'yo, Map Soberano. Kaya mas lalo na dadagdagan. Ano ko talaga dyan, sobrang gas mo na yan pare. Sure win yan, men. Sure win talaga. Basta yung sinasabi ko lang sa'yo, relax ka doon. Relax. Kasi bibi, eh pag paniwanag dito kasi naka-live tayo eh. Pagkita ko na lang, pagkita ko pa tayo lang. Personal na lang para mas okay. Kasi alam mo to, medyo ano po, ano na tong usapan na to. Una-una ang fight nyo, hindi laro. Technical. Pero hindi, technical lang, hindi laro. Makukuha ng ano sa'yo yun, idea. Una-una, pro-boxer din ako, pro-fighter din ako. Pro-fighter din si Mamut na nanonood din ngayon. Magkakakuha ng ano yun, ng technique. Kaya dapat tayo nila mag-usap. Kung ano man yung technique nila, meron din ako. Ngayon may technique sila, meron din tayo. Diba? So, kaya, power to power, magbibigayan tayo ng tulong. Bibigyan din sila, magbibigay din ako sa inyo. Kasi syempre, naging kalabang ko rin si Mamut. Tapos ngayon, magti-teamwork tayo. Mas okay yun. Di ba, panibagong pwersa yun din eh. Panibagong pwersa yun. Di ba? Sayang, di ba? Yes. Eh, malay mo, mapalakas ko kayo, mapalakas ko yung team natin, makatulong ako. Kasi hindi pwede, ganito lang si Postmark na, baka mahina pa rin. Hindi pwede na yun. Di ba mag-underestimate ng tao? Nagbabago lahat. Di ba, coach? Totoo. Ikaw ba, Map Soberano, kasi sigurado na tuloy na yung laban ninyo ni Mr. Mainit. After ba nito, meron ka na bang nasa isip mo na napupusuan na gusto mong labanan after nito kay Mr. Mainit or wala pa literally? Hindi ko muna iniisip ko kasi in the first place, sabi ko ang bernacle, dapat ito yung last fight ng fighter eh. Kasi kung mabalikan sila, pwedeng hindi na sila makalaro the other fight eh. So hindi ko masabi na hindi ako mapipilayan, hindi ako mapupunitan. So focus muna ako dito kay ano, kay babyface talaga. Tama, kasi mahirap din kapag marami kang iniisip, hindi pa tapos yung laban. Yeah, opo. Diba? Eh, ito naman, meron akong ano, nasa hot seat ka ngayon, got my tan. Kasi ito, katanungan sa ito, gusto ko marinig din sagot mo. Ang sabi ni ito, got my tan, di ba dati hinahamon mo si Boss Bullet? Ayan. but para magiging team na kami nito eh kasi lagi kami nagkakausap-usap ng teammates po tayo na. Ano, magtutulungan lang tayo nito. Kasi ayoko na rin mapitala si Boss Bullet, ayoko na rin sa masaktan. Gusto ko pag masaktan ko siya, matututo kami pareho. 'Di ba? Kung tayo nagkasakit na lahat, matututo tayo pareho, matututo tayong lahat. 'Yun ang gusto ko.
Kung sa takedown, madali ko naman din makukuha yan. Mga, may, meron ako niyan, 70%. Strike ko, 100% ako diyan. 100% lahat ng katawan ko, sobrang, sobrang matibay ko. Ta. Lahat. Kaya pwede ako tumulong talaga sa inyo yun. Sobra. Yun. So at least, yeah. Talagang sobrang dami suporta. Dito kay Mr. Mate, wala ko masyadong nakikita nga eh. Mga support na katulad na ano ng kasi, mga finisher. Ano eh. Kasi yan eh, ang suggest ko dyan kasi, talagang makikilala ko si coach sa ano tropa natin sa to si coach. Kasi true ano to eh, true fighter to eh. Kahit saan mo tignan, basta true fighter na nakikita sa industriya ng total. Sikat talaga agad yan. Pag kasi dancer to, magkaiba yun eh. Kahit sabi mo dancer ka, is artista ka, tol, kayang-kayang talbugan yun. Kahit artista pa yan, kayang-kayang talbugan yung mga yan. Maniwala kami. Eh, ito pa naman ngayon, di ba? Di ba, mulit ba artista? Tayo ba artista tayo? Di ba hindi? Oo. Oh. Nagkaiba yun. Tama. Nagkaiba yun. Magkaiba yun. Tama. Tama. Ito, mukhang may nagkasagutan dito sa ano sa comment section. Kasi nag-comment kanina si Mr. ay si Damsa na bakit daw ba si Damsa ayaw daw ba labanan din ni Mr. Mainit after ng laban niyo, Map. So ang sabi naman ni Mr. Mainit, pumila daw muna. Mukhang ang gustong sunod labanan, Map Soberano, ni Mr. Mainit after ng laban sa iyo ay si Boss Bullet. Mukhang kumpiyansa na mananalo si Mr. Mainit sa iyo dahil ito oh, gusto na niyang parang nakasunod na sa kanyang gustong labanan ay si Boss Bullet. Anong comment mo? Talaga na, parang minamaliit ka ni Mr. Mainit kasi katulad nga sinabi mo ayaw mo munang umisip ng ibang kalaban. Etong si Mr. Mainit, meron na agad kasunod sa iyo, hindi pa kayo naglalaban. Alam mo kasi yung tao na yan. Yung tao na yan, coach. Tinan mo yung itsura. Parang laging puyat. Pero mukhang nananaginip eh. Ang dami panaginip niya. Hirap gisingin. So kung diyan siya nabubuhay sa panaginip niyang gising, hayaan na natin. Hahaba lang eh. Hahaba lang. So kahit na mahamon niya si Brock Lesnar, walang may pake. Kahit Undertaker pa, walang may pake. Pakita mo muna sa sparring mo kung talagang coordinated yung ano mo, suntok mo. Huwag mo ka na pa na sparring. Para makabawi ka kasi noong nakaraan ang daming boto sa kanya eh. Nagpakita na sparring par, bumaligtad yung iba eh. Bumaligtad eh. Oh, nabaligtad ngayon yung ano, survey. Sparring pa mo. Diba? 50-50 kasi coach eh. Yung nangyari sparring nila is either exposure na expose siya sa galaw niya or learn. Pero again, I need to respect him pa rin pagdating sa cage. Hindi ko pwedeng i-base doon dahil si Champ Mahmud nga yung kaharap niya sa sparring. Pero again, I'm not impressed. Even sa simpleng coordination ng suntok or yung balikat na malambot, wala akong nakikita, pati sa paa. Kahit hindi ako magpakita ng sparring namin ni Coach Sunny tsaka ni Rugby Boy, kayo nang bahala humusga kung sino talaga mas galaw, may galaw sa amin. Actually, sa hangin na lang tayo magkakaalaman, stamina eh. Stamina. So, ibig sabihin, Mat Soberano, mas malakas ang stamina mo ngayon kumpara kay Mr. Mainit? Hindi ko rin masasabi, coach. Always 50% ako lagi pagdating sa ganyan talaga. Kasi mahirap magbuhat ng salitang ano ngayon eh, ng sariling bangko tulad ng ginagawa niya. Tama po. Tama, mahirap tama, eh. Okay na ako sa ganito kahit boring o hype ko wala. Doon tayo mag-hype sa loob ng cage. Baka pagdating doon hindi mo kaya mag-ilabas sa sarili mong dugo. Mabigat yan. Ako, bigat yan. I'm always ready na. Warak na kung warak tumuha ako. Yan na. Kung makatama ka dito. Grabe. Okay, no? Hindi, ano, ganito daw eh. Ganito daw ang forma ni ano. Di ba ikaw ganyan? Ganyan yung sa'yo? Paano pa yung sa'yo? Ganyan? Yung kay mainit. Ganito daw. Battle gear. Diba? So,